mga ibang bansa muna tayo po, mga kababayan, sa ating mga topics kasi yung mga Filipino naman global. At saka yung ating broadcast naman po global. Kaya ang isi-share natin dito ay hindi lang yung mga galing dito sa Pilipinas kundi from other countries. Ito kasi nakakuha ng pansin natin, mga kababayan, oh. Ano yan yun, Mr. Marabiles? Parang nakakatakot naman yung balitang isi-share mo. Medyo. Medyo nakakatakot po. Kasi sabi rito, latest atmospheric river storm renews flood threat in California. Ingat kayo dyan po sa Amerika. Kasi, mga kababayan, other than yung nauna na tawag dito, yung winter storm, yung nabaon sa napakakapal, mga kababayan, yung mga sasakyan, nabaon sa napakakapal na snow, snowstorm, ito na naman po yung bago na balita, mga kababayan, ngayon. Ang tawag nila ay atmospheric river storm. What? Sabi ko sa inyo, malamang sa malamang, yung ating theory po, yun ang totoo. There is an ongoing weather war happening right now in the world. Ginagamit nila as weapon, mga kababayan, yung weather. They are manipulating the weather all throughout the world. Dito nga sa amin, hindi na mawala yung matinding mga pag-uulan. Napakalalakas yung mga pag-uulan, mga kababayan. Hindi na nga ako makapaglakad-lakad man lang doon sa Boulevard namin dito. For several days, ganun yung kalagayan natin. And in the north, the northern hemisphere, ito ngayon, matinding mga winter storm yung tumatama. So sabi rito, Sacramento, California. Emergency crews braced for the latest bout of high winds. Malalakas na hangin, mga kababayan. Wala mang bagyo. Wala mang bagyo. Pero malalakas na hangin, high winds, ang tumatama. In torrential rains sweeping California on Wednesday, renewing the threat of power outages and deadly flooding that grip parts of San Francisco Bay in Sacramento over the New Year's weekend. Kita ninyo? The atmospheric river, an airborne current of dense moisture flowing from the ocean, was expected to drench much of California ahead of a storm front, bringing additional showers to low-lying areas in more snow to Sierra Nevada Mountains through Thursday. You see? Yung mga pelikula po nila na tulad ng The Day After Tomorrow. Sabi ko sa inyo, ito mga ginagawang pelikula ng Hollywood. Mga fiction movies. They are now realities this time. Kita ninyo? Kasi nga po, ang ginagawa nila ay predictive programming po yung ginagawa nila using the films. But the truth is, sila din yung may gawa through weather manipulation and weather engineering. Ito pong sinasabi natin, baka isipin ninyo conspiracy theory ito. Totoo yun. This is a conspiracy. But not a theory, but it is a conspiracy truth. It is a conspiracy fact. It is a reality this time, mga kababayan. Sabuatan talaga po ito ng mga kabalot. Sabi ko sa inyo many times, the weather is now a battlefield. It is being used as a weapon, mga kababayan, and we are
having an ongoing weather war para po perwisyuhin ang mga bansa sa buong mundo, the planet Earth mismo. Kaya itong mga sinasabi nilang climate change, we protect the planet Earth. Baliktad po ang ginagawa nila. Ang totoo niyan, sinasabotay nila yung mundo. Kaya nga po, yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi sa Word of God, Christ will destroy. Our Lord Jesus Christ will destroy those who destroy the earth. O, paano nasabi yun? Nasulat, mga kababayan, in prophecy, na yung ating Panginoon, sa kanyang pagbabalik, i-destroy niya yung mga nagdidestroso ng ating planet Earth. Kung hindi totoo yung sinasabi natin, di ba? Totoo siya kasi it is biblical. It is part of the prophecy unfolding, mga kababayan. You see? And there is a technology under the control ng mga globalist kabalot that has the capability of manipulating the weather. You see? This is weather manipulation, malamang, sa malamang, mga kababayan. Yun ang nangyayari ngayon. Tingnan ninyo ang mga kaganapan ngayon. So, sabi rito, the incoming blast of extreme winter weather, the next in a succession of storms expected to wash over California in the coming weeks originated from a sprouting hurricane force low pressure system churning over the eastern Pacific, sabi po ng mga forecasters. The National Weather Service predicted widespread rainfall totals of 3 to 6 inches with up to 3 feet of fresh snow in Sierras. Kaya mag-ready kayo dyan sa Amerika po. Baka other than sa California, mag-spread pa to in other parts of the United States of America. Napakalaki yung Amerika kasi. Authorities warned the heavy downpours would likely unleash flash flooding and mudslides, especially in areas where the ground remains saturated from rains that soaked Northern California days earlier. Fire-ravaged hill slopes are also particularly vulnerable to slides. Mag-landslides pa. Kasi dyan sa Amerika, bawal yung pagpuputol ng kahoy. Pinipreserve nga nila yung mga forests nila, forested areas nila. Kaya lang, dahil po sa global warming, sinasabi nila, heat waves, ayun, nagkakasunog po yung mga kabundukan nila. Yung mga iniingat-ingatan nilang mga kahoy, nasunog lang, naging uling. What? Di ba yan ang nangyari dyan sa Amerika and Europe? Heat wave. Tapos ngayon, baliktad na. Ang tumatama sa kanila, itong snowstorms. And itong sinatawag, mga kababayan, na atmospheric river storm. Yan ang tumatama sa kanila ngayon. You see? San Francisco's transit agency halted its famed cable car service through Thursday due to inclement weather, and scores of commercial flights were canceled at San Francisco International Airport. O dito sa atin, iba naman yung naging rason ng cancellation of flights, yung pagbagsak ng technical glitch po ng ka-app. What? Walang bagyo sa atin, pero na-cancel yung mga flights kasi bumagsak yung amigo sa inyo. Kung hindi yung storm, natural calamity, yung man-made. baka may kuminita po dyan sa kasi
kailangan daw i-upgrade yung ano, yung mga equipment dyan sa ka-up. Stormy weather was blamed for at least one traffic death in the North Bay city of Fairfield, where pooled water on a roadway sent a car crashing into a utility pole, killing the driver, the San Francisco Chronicle reported. Kita ninyo? And last week, yung mga nangamatay, umabot ng ilang 52 yata yon, or sumobra, mga kababayan, dahil nalibing yung mga sasakyan, nakulong na yung mga yung mga motorists na hindi naka-alis kaagad sa kalsada, natrap na sila doon sa gitna ng kalsada, nalibing yung mga sasakyan nila sa snow. Ayun, doon na sila namatay. You see? Sabi rito mga kababayan, Governor Gavin Newsom declared a state of emergency on Wednesday to support the state's winter weather hazards response in activated California's Flood Operation Center. So sabi rito mga kababayan, the latest round of extreme weather was the second in a series of potentially damaging storms expected to hit the state over the next 7 to 10 days. Nancy Ward, Director of Emergency Services, told reporters the State Operations Center had been placed on its highest level. So, kasi po, ang after the pandemonium po, ang ginagamit nilang instrumento para takutin yung sindakin yung mga tao sa mundo, ito pong climate change, global warming issue. Eh, alam na namin yan. Ang style ninyo. So, itong ginagamit nila para mapuwersa, mga kababayan, yung mga mamamayan sa buong mundo to unite against this global threat to humanity, and it is the global warming climate change. Nakita ninyo mga kwento tungkol sa weather anomalies. Laging nililing po nila sa global warming climate change. What? Fake po yung agenda ng global warming climate change. Hindi man po yan totoo. Gawa-gawa nilang senaryo po para hindi sila yung sisihin. Pero ang totoo niyan, it is the globalist oligarch cabal using the technology manipulating the weather. Yon ang rason kung bakit mayroon tayong mga ganitong matitindi na mga bagyo at mga anong natural, sabi nila, natural calamity. Isinisisi nila mga kababayan sa paggamit ng ano itong tawag dito industrial gas emissions, kasi gusto nilang palitan na po as we they push us towards the fourth industrial revolution. And gumamit daw tayo ng green ano, green energy. Kaya 'yun ang push po nila doon sa mga meetings ng mga climate scientists and world leaders. Yung ginawa po sa ano, ginawa sa Egypt recently. Ayun po. Ito mga globalista po, kung ano-ano mga ginagamit nilang ano, ginagamit nilang pamamaraan para perwisyuhin mga kababayan, yung mga tao sa buong mundo, at mabawasan po yung ating populasyon sa mundo. Global depopulation. O, sino naman ang magsususpetsa na sila yung nasa likod nito, di ba? Most of us, hindi man maniwala sa ganitong uri na mga kwento. What? Gustong-gusto nila yung gano'n na hindi kayo maniwala sa ganitong mga kwento para buwelo sila sa pamimirwisyo, mga kababayan, sa ating mga mamamayan. Di ba?
the inhabitants of the world. Yan man lang po mga kababayan, para maiba naman yung ating topic ngayon, hindi na yung mga nangyayari dito sa paligid lang natin, kundi pati sa ibang parte ng ating mundo. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.